Kakaiba itong nangyari ngayon, mga ka-istorya. Alam niyo kung bakit kakaiba? Bakit natin nasabi na kakaiba? Kasi po, mga ka-istorya, sa tinagal-tagal po ng mutual defense treaty po ng Amerika at saka po ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari na mismo ang congressional delegation ng Amerika ay nagpahayag na po agad. Agad ha? Nang suporta sa Pilipinas dahil po sa aggression po ng China dyan sa West Philippine Sea. Is ang dating nito sa akin, ang pagkakaintindi ko dito, kung sakali sa panahon po ng yung tinatawag na high level of conflict, alam na ninyo kung ano ang ibig kong sabihin, mga ka-istorya, hindi na tayo mahihirapan pa na rescuehan agad tayo ng Amerika. Kasi kung natatandaan po ninyo, mga ka-istorya, sa panahon po ni late and the former President Ferdinand Marcos Sr., sinabi niya, di ba, na yung MDT umano ng Amerika at saka ng Pilipinas, ang nakasaad umano doon sa teksto noon, hindi agad-agad sasaklolo ang Amerika sa atin. Pag humingi tayo sa kanila ng saklolo, pag-uusapan muna nila sa kanilang kongreso, magde-deliberasyon muna sila kung sasakluluhan nila tayo o hindi. Ngayon iba, nauna na po na sinabi ng US Congressional Delegation na sasakluluhan nila tayo. Back up natin sila. Iba talaga, no? Mga ka-istorya. Tapos ito pa, no? Mga first world countries sa buong mundo, napaamo ni PBBM. Nakuha niya ang simpatya. Hindi lang po ito 21 countries, mga ka-istorya, ha? Kasi sa mga nauna ko na po, mga ka-istorya, na content noong nakaraang taon, ang dami niyan. Ang dami po niyan, yung mga allied countries po natin. Ang dami po niyan, mga ka-istorya, ha? Alam niyo, kakaiba itong nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM. Ngayon lang po ito nangyari sa history po ng bansa natin, hindi sa kagaya sa nakaraang administrasyon, ha, mga ka-istorya, ha. Paki-share po at paki-like na nga malaman ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito at ang mga totoong balita ngayon na itatakil natin. Ano po? Ito pa. Base po sa isang balita ng mainstream media, sinasabing isinuko umano ni Duterte ang ayungin Seoul sa China? Bah, totoo kaya yun, mga ka-istorya? Tapos, balikan natin yung balita kay Vice President Inday Sara Duterte na napuna na po. Ha? Talagang kapansin-pansin na yung pagiging tahimik po ni VP Sara sa ginagawa sa atin ng China at meron na namang war on drugs, ha? Sa Davao. Ano na to? Ay, kawawang mga kababayan po natin, mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike kung sakaling makita ninyo na tagaktak uli ng pawis ang aking damit, ay pagpasensyahan po ninyo. Wala na akong magagawa. Ano ho, kasi kulob talaga itong studio ko. Hindi ko naman po ito pwedeng gawa ng ventilation, magkabit ng exhaust fan. Hindi po pwede kasi ito pong aking studio ay soundproof. Pag ako ay gumawa dito ng ventilation, nagkabit ako ng exhaust fan, meaning nun, papasok na yung ingay. Inapakaingay po dito sa amin. Hindi na magiging soundproof kung may ventilation. Kaya pagpasensyahan po ninyo. No choice po ako. Wala kasing ibang solusyon ito kung hindi ako po ay magpakabit ng aircon. Hindi ko pa kayang bumili ngayon ng air conditioner kasi mahal yung aircon. Nag-canvas ako, nasa 30,000 pesos din po. May mga priorities po ako ngayon. Gaya nung annual filing of income tax return. Alam nyo naman na hanggang April 15 ang deadline po niyan. Ang laki ng babayaran kong annual ITR. Nasa 36,000 pesos po yung ITR ko, mga ka-istorya, no? Magpa-file ako after Holy Week po. Pakishare po at pakilike, ha, mga ka-istorya. Pasensya na kayo, no? So ito na. Ang sabi po dito sa post na ito, palakihin ko nga muna ito. Ang sabi po sa post na ito ni Presidential Communication Office, President Ferdinand R. Marcos Jr. earned the support of the U.S. Congressional Delegation or CODEL over the aggressive action of China in the West Philippine Sea. Pag-click mo itong link, mga ka-istorya, ito po yung lalabas. So, i-discuss po natin. Ang sabi dito, hindi ko na ulitin yung title, ha. O sige, basahin ko na lang. PBBM.
get support from US congressional delegation over China's aggression in WPS or West Philippine Sea. Ito, ganda nito. We will stand by you and with you. Kasama nyo kami, kakampi nyo kami. Kasama nyo kami sa laban ninyo. Anong malaking pagkakaiba niyan mula po sa history ng Amerika at ng Pilipinas simula po ng malagdaan ang Mutual Defense Treaty? Sa mga nakaraang dekada ay hindi po nire-recognize ng Amerika na kasama ang South China Sea or ang WPS. Sa teksto ng Mutual Defense Treaty kasi ay wala pong mababasa na South China Sea or WPS. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakalagay lamang ay Pasipiko at mainland po ng Pilipinas. Pag-abot o pagdating ni PBBM, mga kaistorya, nang maupo siya bilang presidente ng Pilipinas, nagsalita siya. Sa speech talaga niya, ha? Sinabi niya, mga kaistorya, na pag lumaan na kumbaga ng panahon ang Mutual Defense Treaty na yan, dapat ikaripasuhin na ninyo yan. Nakinig naman ang Amerika, niripaso, nirevise. Sa pamamagitan po, mga kaistorya, ng 2+2 ministerial dialogue ng Department of National Defense ng Pilipinas at ng kanilang katapat sa Amerika, ay sinabi nila na kasama na nga po sa nire-recognize ng Amerika ang South China Sea bilang bahagi po ng Mutual Defense Treaty. Hanapin nga natin, research nga tayo online, mga kaistorya, no? Kasi para po, ganito kasi ako research, mga kaistorya. Ano po? 2+2 ministerial dialogue. Ayan. Mababasa nyo po rito yan. Ito yan nyo. I-click natin. Yan po yung binabanggit ko sa inyo. US-Philippine 2+2 ministerial o 2x2 ba? O hindi. X kasi pag 2x2 eh. 2+2 ministerial dialogue announcement. Sa pamamagitan po nito, dito ninyo mababasa mismo, mga kaistorya, na nire-recognize po ng Amerika yung South China Sea bilang bahagi po ng Mutual Defense Treaty. At dito rin po nakalagay, natutulungan nila tayo, mga kaistorya, sa atin pong modernization ng armed forces of the Philippines. Nakalagay din dito kung hindi po ako nagkakamali. Ngayon dito na tayo. Ano po? Sa ibaba, sa first paragraph, ang sinabi po dito, President Ferdinand R. Marcos Jr. earned the support of the U.S. Congressional Delegation or CODEL over the aggressive action of China in the West Philippine Sea. Ito na po. We share your concern about China's aggression with regard to many of the issues around the Philippines. We stand with you and we want to continue to stand by you and with you and to push that aggression back appropriately. Senator Kirsten Gillibrand told President Marcos in her courtesy call in Malacanang Tuesday. She also assured President Marcos of the delegation's support to the Philippines, which she considered as an ally and a friend to the U.S. as she expressed concern over China's aggression in the WPS despite international ruling favoring the Philippines. Bakit ko po ito sa inyo dinidiscuss? Kasi diba, alam nyo naman dun sa mga sinabi ni Roque, hindi raw tayo. Kumbaga, ang laki ng pagdududa niya sa MDT. Ha? Na parang, kumbaga, ang pagkakaintindi ko, hindi tayo sasakluluhan ni Amerika. Ha? Na hindi sasabak si Gier sa pakikipag-giyera si Amerika dahil lang sa Pilipinas. Mali. Mali. Kontrang-kontra sa sinabi po ng US Congressional Delegation. Yung sinabi po niya, base po dito sa referensya na pinapakita ko po sa inyo. Tuloy natin. Senator Gillibrand, who led the CODEL delegation, paid a courtesy visit on President Marcos at the Malacanang Palace on Tuesday afternoon as part of their two-day visit to the Philippines from March 25 to 26. Hindi ba nasa Amerika si PBB? Nakabalik na ba? Wala pa po akong update. Hindi ko lang talaga napukusan. Pasensya na po kayo. The senator was joined by Senators Jean Shaheen, Roger Marshall, Mark Kelly, Cynthia Lumiens, Michael Bennett, and Representative Adriano Espaillat, who is a member of the House Committees on Appropriations and Budget. In welcoming the delegation, President Marcos thanked them for visiting the Philippines in the midst of political issues in the U.S. He also expressed gladness for their presence in the country. But I'm happy, very happy, to welcome all of you to the Philippines, and I hope that the time that you will spend here can be a productive time where we are able to discuss further the situation concerning the Philippines and the geopolitical complications that we are facing presently. Ang gaganda ng mga sinabi ng US delegation at pati ni PBBM.
Senator Gillibrand also expressed his gratitude to President Marcos for welcoming them at the Malacañang Palace, as she emphasized as that they are delighted to be in a beautiful country filled with optimism and hope for the future. Bakit yun? May his dito at saka dito is she. Bakit ganun? She also noted the Filipino contribution to the U.S. We are so grateful for our years of friendship. We're grateful for the steadfast partnership we had economically. We're grateful, so on and so forth. Basta maganda na ha, mga ka-istorya, yung sinabi sa mga naunang paragraph. Tapos ito pa, bago ko po iuwanan ang referensya na ito. These are important alliances for us and we want to continue to grow on that. We want to build on the trip that Secretary Raimondo just had here with a number of executives from our companies. So, we're grateful for that. She whip. Ngayon ito binigay ko na ito sa inyo kahapon. Ano po? Ito naman, halos pareho lang din po, mga ka-istorya. Ngayon ito. Hindi ko na ito pasadaan pa ng mahaba. Ano. Dito na lang tayo sa title. Why ASEAN is watching the Philippine strategy in South China Sea. Natututo kasi sila, mga ka-istorya, sa foreign policy ni PBBM. At sa pamamagitan po ng foreign policy na ni PBBM, nabubuklod ang Southeast Asian countries para i-counter po ang ginagawang pang haharas, pambubuli, yung aggressiveness po ni China dyan sa West Philippines. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa isa kong content, kung tutuusin, may utang na loob ang napakaraming bansa sa buong mundo kay PBBM. Hindi lang po ang ASEAN. Bakit? Dahil sa foreign policy na ni PBBM, mga ka-istorya, nakukontrol po yung plano ni China na idumina o idominate ang South China Sea. Hindi tayo pwedeng pumayag na idominate ng China ang South China Sea. Bakit? Yung trade route na lang. Ha? 2/3 po ng mga barkong pangkalakal dumadaan po sa South China Sea. Plus, yung peace and security pa. Yung peace and security na yan, international concern yan, hindi lang po yan ASEAN, hindi lang yan Southeast Asia, hindi lang po yan Indo-Pacific region. Buong mundo po yan. Ha? Kung hindi si PBBM nag-pivot sa Amerika at nag-pro-China din siya, nako, delikado talaga yung international peace and security at maging yung trade route ng mga barkong pangkalakal. Nasa alanganin po yun. Mas lalo sa tingin ko, mas lalong magkakagulo ang mundo dahil maraming bansa naman ang hindi papayag na makontrol ng tuluyan ni China ang South China Sea. Pero mahihirapan sila, pati na si Amerika, kung si PBBM hindi po nag-pivot sa Amerika. Ganun po ang senaryo na mangyayari doon, mga ka-istorya. Yun ang nakikita ko po doon. Pakishare naman po at pakilike para maunawaan ng ating mga kababayan. Magtulong-tulong tayo, mga ka-istorya, ha, na malaman ng mga kababayan kung ano ang tamang balita. Hindi sila mabula nito pong mga pro-China. Ngayon, sa mga nagtatanong, paano ba may invoke itong mutual defense treaty? Una nga po doon nakalagay ay kung may gumamit na ng armas. Halimbawa si China, ginamitan na tayo ng armas, pero hanggang water cannon lang sila. Pero sa kabila nun, kung sakali, na may namatay sa pamamagitan ng pambubuli na yan ng China, kahit hindi pa sila gumamit ng armas, may invoke na daw po yung mutual defense treaty. So far, wala. Oo, may nasugatan yung sinumpit no, ng water cannon, pero wala pong namatay. Hindi pa po sapat para ma-invoke ang mutual defense treaty para sa mga gigil na gigil dyan, nakagaya ng inyong lingkod, pare-pareho po tayong gigil na gigil na sa China. At nang dahil dyan, ang mga Pilipino ay handang-handa ng lumaban kung tutusin. Alam natin na napakalaki ng kalaban natin, pero ang Pinoy, subok ang tapang, gigil na tayo, ubos na ang pasensya natin, hindi naman natin hinahangad ang digmaan. Ang pinupuntuhan natin, handang lumaban ang mga Pilipino. 7 out of 10 nga daw po pabor sa foreign policy ni PBBM dyan sa West Philippines. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga pro-China Base po sa survey ha. Subok ang tapang ng mga Pinoy. Gigil na tayo Ano po? Kaya lang hindi pa sapat Hanggat maaari iniiwasan ng administrasyon ni PBBM yung giyera. Wala namang naghahangad ng giyera.
Yan sinasabi ng mga pro-China, nahahatakin tayo ng EDCA sa giyera. Hindi po. Kahit si China eh. Lalo kamong matatakot si China na sumabak sa giyera dahil nandyan ang presensya ng Amerika. Takot yan, kalukuhan. Babagsak yan. Ekonomiya nga nila'y bagsak na. Hindi lalo silang babagsak pag sila'y sumabak sa giyera. Sandamakmak ba naman ang mga allied countries natin? Lahat yan makakalaban ni China. Patawan pa sila ng sanction ng Amerika. Saan pupulutin ang ekonomiya nila? Bagsak na nga sila. Diba? Kaya huwag kayong magpapaniwala. Alam nyo kung anong tawag dyan? Yan po yung art of war. Yan yung ginagamit ni China or yung tinatawag na art of deception. Yung dadayain mo yung kalaban. Isa nga po dun mga ka-estero, uulitin ko yung filosofiya po ni Sun Tzu. No? Sabi niya, appear strong when you are weak and strong. And weak when you are strong. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ikay mahina, magkunwari kang malakas. At kapag malakas ka, magkunwari kang mahina. Mahina ang China ngayon, yung ekonomiya nila bagsak. Kaya kunyari, malakas sila, nambubuli sila, nang nambubuli dyan sa West Philippines. Isa pang filosofiya ng art of war o yung art of deception po ni Sun Tzu. No? Si Sun Tzu ay isang mataas na opisyal ng sinaunang kasaysayan ng China, mataas na opisyal ng militar. Ano ho? Taktika yun ni Sun Tzu. Sinabi niya na kung pwede mo namang daigin ang kalaban na hindi ka sasabak sa giyera. Ano yun? Ang layunin ni China, madaig nila tayo dyan sa West Philippine Sea na hindi nila tayo ginigiyera. Gumagamit ng mga pangharas, oo. Gumagamit ng mga tinatawag na disinformation campaign sa social media, oo. Pero hindi gumagamit ng pakikipag-giyera. Kaya nga hindi gumagamit ng armas kasi ang iniisip nila, kung kakayanin nilang matalo tayo na hindi sila sumasabak sa pakikipag-giyera sa atin. Kasi alam nila eh, kung sasabak sa giyera, dihado din sila. Diba? Mga ka-istorya. Okay, balik tayo dito sa atin pong referensya. Paano kung may mamatay? Sinasabi kasi dito kung may mamatay eh. Sa pamamagitan ng pambubuli, panghaharas, may namatay. No? Pwede nang ma-invoke yung mutual defense treaty. U.S. Admiral PH can invoke MDT if she attacks kill soldier, sailor. Anong sabi dito? The Philippines can invoke the 1951 Mutual Defense Treaty if a sailor or a member of its military is killed as China continues to execute belligerent, dangerous, and aggressive actions against Filipino troops and fishermen in the West Philippine Sea according to a U.S. military official. Yun yung pinapaliwanag ko sa inyo. Kung may mamatay, pwede na. Ha? Siguro takot din ito si China eh, na may matudas eh. Ingat din yan eh. Kasi kung totoosin, makikita ninyo yung pangwa-water cannon eh. Di ba? Wina-water cannon. Ayaw ko kasing ipakita yung ano rito eh. Yung ano, baka kasi makapirate. Ako nang kakapirate kasi si GMA eh. Oo, ang higpit po niya sa copyright. Hindi nila, ano, saka si ABS-CBN. Yung fair use of copyright, hindi po mapayag eh. Kasi sa paggamit ng fair use of copyright, depende kung papayag din yung may-ari ng copyright. Pwede nilang i-ignore, pwede pa rin nilang i-claim yung copyright, no? Makikita mo dun yung pagsumpit, talagang pagtinamaan ka nun, tatalsi ka. Ito, bakit ko sinasabi sa inyo, bukod pa sa may nasugatan, sa mukha mismo ha? Kasi kung talagang gusto nilang mawasak yung bangka, kung ang purpose nila may matudas dun na crew, bakit nila tinitigil? Saglit lang eh, yung pang-water cannon eh. Kung tutusin, pwede nilang i-water cannon yun hanggang tuluyang mawasak at lumubog yung resupply vessel natin. Bakit din nila ginagawa? Isang malaking tanong, di ba? Mga ka-story, ang tingin ko dun, takot din sila eh. Takot sila na tuluyang mawasak nila at may mapatay sila doon sa vessel po natin. Di ba? Bakit nila tinitigilan? Kung ang purpose talaga nila iwasakin yon? I-water cannon nila hanggang sa lumubog. Diba? Eh bakit saglit lang tinitigilan nila? Takot din sila. Yun. Yun ang nakikita ko ron, mga ka-istorya. Tuloy. Speaking at a U.S. House Committee briefing last week, Indo-Pacific Command or Indo-PACOM Chief Admiral John Aquilino said, China has become increasingly aggressive and emboldened in the West
Philippine Sea. Sa baba, 7 Philippine Navy personnel were injured. Dami no, 4. Nasugatan lang, walang natudas in separate water cannon incidents by China Coast Guard. Vessels against Philippine resupply boats on its way to Ayungin Shoal or second to Mashol this month. Excuse me, this month. Aquilino said Beijing's recent aggressiveness against Philippine troops and civilians in the West Philippine Sea is concerning to me. He warned that the Philippines was a really critical hot spot right now that could end up in a bad place due to China's illegal actions in the West Philippine Sea. Si China talaga ang nagsasapanganib ng peace and security, ng kapayapaan. Ha? Dito po sa rehiyon natin. At siguridad, kapayapaan ng buong mundo yan. I would hope that the international community's condemnation of those actions is enough to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could go in a bad place, he wants. So I'm concerned about where it can go. Kasi kinukundi na eh, ng international community si China eh. Pero kung magpapatuloy silang magmamanhid-manhidan at itutuloy nila yung ambisyon nila, yung panghaharas, pangbubuli nila dahil gusto nilang makontrol ang South China Sea, nag-aalala ika siya kung saan ito hahantong. Eh, baang-aring gera ang sinasabi. Ano ho? He said, the Philippines, a long-time military and treaty ally of the United States, could invoke the MDT if any attack against Filipinos in the West Philippine Sea would result in death. Pwede na pala nating invoke yun kung may matudas dahil sa pambubuli ng China. The Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty, he told U.S. lawmakers during the briefing, and that would put our policy decision makers in a place that would require really tough choices. Hindi, walang naghahangad ng gira eh. Pero kung kinakailangan eh, di ba, mga ka-istorya, kung kinakailangan eh, ah, hindi tumitigil eh. Si China eh. Fishing rights, the Philippines can use those, he said. Under the MDT, Manila and Washington agreed to come to each other's aid in case of an armed attack on public vessels, troop, or an airship. Aquilino said there are procedures in place to avoid dangerous and unsafe accidents at sea, citing the Convention of the Inter- Hindi nga kinikilala ni China yun eh. However, he pointed out that China has continued to execute belligerent, dangerous, and aggressive activity to prevent a Filipino fishermen. So on is, oo nga, mga ka-istorya. No? Ito ay ano lang to? Ay, gulay. Hindi ko na ito babasahin. Ano? Ngayon, dito tayo kay Xi Ji Gong. Ay, pasensya na. Pasensya na. Eh, opinion lang naman po. Ano? Carpio. Duterte gave up PH right over Ayungin in an agreement with China. Ang sinasabi dito ni Carpio, may agreement umano si Duterte sa China na kung saan isinuko niya yung karapatan natin sa Ayungin Shoal, isinuko umano ni Duterte sa China. Totoo kaya ito? Ha? Ano sa palagay niyo, mga ka-istorya, na? Ha? Itinanggi naman ito ni Roque eh. Ay, well, ang itinanggi naman niya, eh, hindi daw nakipag-agreement si Duterte sa China na alisin yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte surrendered the Philippine sovereign rights over Ayungin Shoal in what was disguised as a gentleman's agreement with China. Halaka! Halaka yung sinasabi na gentleman's agreement. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaintindi ko sa interview ng ANC. ANC ba yun? Basta mainstream media, no? Tungkol dun sa gentleman's agreement na yun, na ang sinasabi para o ikaw mapanatili lang yung status quo sa West Philippine Sea na hindi magdadala ang Pilipinas ng construction materials dun sa Ayungin Shoal para i-repair siguro yung BRP Sierra Madre or para magtayo ng permanent structure doon sa Ayungin Shoal. Papayagan lang ng China ay yung pagdadala ng pagkain na supply. Yun yung binabanggit dun. Pero wala naman ika na binanggit na tatanggalin yung BRP Sierra Madre doon. Ang sabi naman dito ni Carpio, yun daw pong gentleman's agreement na yun
ng Duterte administration sa China ay isinuko yung sovereign rights natin sa iyong insyol. Paktay tayo dyan. Totoo kayari? Kung totoo ito, nakapaw, nakapaw, dihado, dihadong dihado tayo. This statement comes from former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sa baba, the Gentlemen's Agreement governs Manila's maintenance and repair of the BRP Sierra Madre. Yun ngayon, a Philippine Navy vessel grounded in the disputed area. According to Duterte's status quo agreement, the Philippine vessel may only deliver water and food to Sierra Madre. Ah, ganun din pala, pareho lang nung pinapaliwanag ko kanina, no? Carpio said, the agreement favoring China violated the July 12, 2016 arbitral tribunal's ruling recognizing Ayong Insyol as part of the Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ. Eh, nakabase po sa international law yung EEZ natin, mga ka-istorya. At sinasang-ayunan din yun sa UNCLOS, yung ating EEC. Sakop nga po nun yung Ayong Insyol. Eh, magyong yung Scarborough Shoal. So, ganun pala yung punto dito ni, ano, ni Carpio. Under the arbitral award, China had no right to erect any structure on Ayong Insyol and had no right to stop the Philippines from conducting activities in the area. Sabi umano sa arbitral award, eh walang karapatang magtayo itong si China ng anumang istruktura dun sa Ayong Insyol. At wala siyang karapatan na patigilin ang Pilipinas doon sa ginagawa nating pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagsusupply natin ng pagkain sa grounded BRP Sierra Madre at maging sa pagdadala natin ng construction materials. Walang karapatan daw si China na pigilan tayo. President Duterte knew that without repairs, the BRP Sierra Madre would soon collapse and thus end our presence in a human shield carp. Oo, ito nga yung pinakamalaking punto dito. Kahit sino naman siguro, kahit nga tayo, kahit nga ako na vlogger lang, kahit nga karaniwang Pilipino, alam yan eh, na kung hindi natin i-repair ang BRP Sierra Madre, eh talagang magkukulaps yun. Matuluyang mawawasak yun, mawawala ang presensya natin dun. Yun na lang ang tanging stronghold natin dun eh. Palatandaan na atin yun na kumbaga isa yun sa malaking hadlang, kaya hindi po nakakamkam ni China ang Ayong Insyol. Paano kung matuluyang mabulok yun, magkulaps yun, eh di wala na. Wala na. 'Di ba? Yun na lang ang natitirang panlaban natin sa Ayong Insyol eh. Alam yun ni Duterte eh, ka. Ay palagay ko nga imposible naman din niya alam, tayo nga alam natin eh. 'Di ba? Paano na? Si paano yun? Kumbaga ang purpose din eh para tuluyang masira ang BRP Sierra Madre, para tuluyang makamkam yan ni China, hindi kaya ganoon. 'Di ba? Ayun ang ayun ang magiging dulo nun eh. Yet, Duterte agreed in a concession to China that the Philippines could only bring food and water to BRP Sierra Madre and would not bring materials to repair the Sierra Madre. He noted that Duterte's gentleman's agreement was lopsided in favor of China. Pabor sa China, dihado naman ang Pilipinas. That gentleman's agreement was a disguised surrender of our EEZ rights over Ayong Insyol as it gave China veto power over our exclusive right to erect is, oh, yun pala yun. May punto yung sinasabi. Parang isinuko na rin ni Duterte ang karapatan natin sa ating EEZ doon sa Ayong Insyol. Kasi mga istorya, kumbaga eh parang isinuko na natin yung karapatan natin na magtayo doon ng istruktura sa Ayong Insyol. Oo nga naman. Oo nga naman, no? Oh, yan ba ang strong leader? Si PBB patuloy na weak leader, siya patuloy yung pinaglalaban ang atin pong maritime territory, ah. Ang sabi dito, nadali lang ha? Ano kayo ang matatalino, kayo na gusto nyong isuko ang teritoryo nating pangkaragatan sa China, kayo ang matalino. Ay di sana lahat na lang ng mga Pilipino na gaya namin na sinasabi ninyong BOBO. Ay sana lahat na lang ng Pilipino BOBO para ipinaglalaban yung teritoryong pangkaragatan natin. No? Umayos ka nga dito. Ha? Yeah. Para yung sinasabi lang, strong leader, yun pa ang yuko ng yuko sa China.
Tapos yung weak leader, yun pang ipinaglalaban ang maritime territory natin. Sana lahat ng Pinoy pala para sa kanila, no? Sana lahat na lang ng Pinoy, BOBO, para ipinaglalaban yung maritime territory natin. At sana lahat na lang ng leader natin, weak leader, para hindi tayo naaagawan ng teritoryo, no? Ganon sana, no, mga ka-istorya. Eto pa, hindi sa lahat ng pagkakataon kasi hindi mapapansin ng mga Pinoy yung pagiging tahimik ni BP Sara sa ginagawa sa atin ng China. No, mga ka-istorya. No, sabi dito, Sara Duterte's silence on China's hostility in West PHC. Hit. Huh? What is Vice President Sara Duterte's stance on China's aggressive actions against the Philippines in the West Philippines? Ano daw yung paninindigan kaya dito ni VP Sara sa panghaharas, pambubuli sa atin ng China sa West Philippines? Ano kaya yung paninindigan niya? Ano kaya yung stance niya, no? A deafening silence yung nakakabing katahimikan umano ni VP Sara ayon kay Akbayan Party Head Rafaela David as she challenged the country's number two leader to speak up and make her position known amid the persistent hostility of China and the disputed waters. Ayan tuloy, napapansin, no? Magsalita ika siya, ha? At ipakita niya kung ano yung posisyon niya sa ginagawa sa atin ng China. Oo nga naman, kung kay Kibuloy nga, nagsalita siya eh. Di daw trabaho ni VP Sara ito kasi foreign policy ito. O sige, hindi nga. Pero VP Sara siya. Bakit? Pinoy pa rin siya. May obligasyon siya bilang leader ng bansang ito na ipagtanggol at protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Eh bakit yung kay Kibuloy, di naman niya yung trabaho pero tinatrabaho niya. Diba? In a statement, David said Duterte should show some courage. Magpakita naman ika siya kahit kaunting taphang. Na ipaglaban ang sovereignty ng Pilipinas sa halip umano na ginagamit niya yung kanyang boses para ipagtanggol ang Kingdom of Jesus Christ founder and alleged rapist na si Apollo Kibuloy. Ayan tuloy. Oo nga naman, no? The Filipino people need real leaders, not traitors. Sinong tinawag niyang traitor dito? Si BP Sara? The deafening silence, oo nga, siya nga, of Vice President Duterte speaks volumes about her priorities, the Akbayan Party President said Tuesday. While she rushes the defense of the morally questionable, she turns a blind eye to the plight of Filipinos facing aggression in our own waters. Oo nga naman, no. Ang bilis magbaba ng statement tungkol kay Kibuloy, pero walang statement tungkol sa West Philippines. It's time for BP Sara to show some courage and defend our sovereignty rather than seeking refuge in traitorous silence that betrays the trust of the Filipino people. Magsalita ika siya, magpakita siya kahit kaunting tapang. Mga ka-istorya. Oo. Sang-ayon ako sa sinasabi niya. Kasi hindi nga naman talaga nagsasalita si BP Sara. Ang turing niya, yung pananahimik ni BP Sara ay parang pagtatraidor na rin po. Ha? Parang pagtatraidor na din po, mga ka-istorya. Ano sa tingin ninyo? Ako sang-ayon dito. May magaga. Sandali nga, may papaitan ba dyan? May papaitan ba dyan? Eh, alam nyo kasi, si BP Sara, totoo din naman ito binalita. Ito, no? Nung siya po ay mayor pa ng Davao City, ay ipinakipag-sisterhood niya po ang Davao City sa ilang probinsya po ng China. Partnership po yun with China. At maging siya ngayon na busy presidente na natin, ay binibisita pa rin po siya ng opisyal ng China sa kanyang opisina. Totoo naman din po yun, mga ka-istorya. Ang purpose kasi nung sisterhood city ng Davao with some provinces of China ay kumbaga ay ano yun, partnership in terms of investment. Walang masama sa investment, sa foreign direct investment eh. Pero kung may hinahangad na kapalit si China, iba na yon. Alam niyo, isa po sa nagpaganda, isa lang naman, sa nagpaganda, nagpayaman sa Davao ay yung foreign direct investment po ng China. Noon pa, kaibigan na po ng mga Duterte ng China. Eh, aminado din naman si, ano, na kaibigan niya si President Xi Jinping, aminado dyan, si
former President Rodrigo Duterte. Pero ibahin naman na sana kung buong bansa na natin, mga ka-istorya. Ibahin na, ano ho? Hindi naman yun maitatanggi. Ah? Yung pagiging tahimik ni Bibi Sara, totoo naman tungkol sa China. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay hindi mapupuna. Mapupuna at mapupuna po siya, mga ka-istorya. Mahal niya ba ang Pilipinas o mahal niya ang China? Alin sa dalawa ang mahal niya? Pilipinas o China? Di ba, mga ka-istorya? Nagmamandarin pa nga siya. Totoo naman yun, nagmamandarin siya. Di ba, mga ka-istorya? No? Nagagawa nga niyang magbigay ng statement na nakamandarin eh. Bakit hindi siya magbigay ng statement? Bakit di niya kundinahin ang ginagawa ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea? Bakit nigaputok kahit tuldok wala? Di ba? Tapos, meron na naman umanong war on drugs sa Davao City. Dahil pinatupad umano yan ni Mayor Baste Duterte. Pito na umano ang natudas. Ano yun? Ito na naman tayo. Seven alleged drug personalities were killed in separate drug bust operations in Davao City over the weekend after Mayor Sebastian Baste Duterte declared a war on illegal drugs on Friday. During the turnover of command ceremony of the new Davao City Police Director on Friday, Duterte said in a speech that drug pushers would be killed if they would not leave the city. Usbon na ko diri, kung dili mo muhawa, dili mo mundang, patyunta mo, dili ka afford mga madaot ang family, mga community tungod lang ana for your selfish venture. Gusto ko lang ka mudato kay mamaligya ka og droga unya imong dauton ang laing tao because of your greediness. Patyunta ka, he said in a media interview after the relevant event. Same with the former President Rodrigo Duterte. Nung nagdebate sila ni sino ba ito? Si yung isang dilawan dati, si Marrojas, sabi ni Marrojas, may droga naman ika dyan sa Davao. Mukhang totoo nga. Na, ngayon, alam nyo kung anong pagkakaiba sa administrasyon ni PBBM? Pwede naman pala yung war on drugs na walang patayan eh. Pwede naman pala. Oh, anong sabi, mga ka-istorya? Wait, tanggalin ko itong ads na ito. Ha? Drug killings. Ba yun? Bakit? Palakihin ko na lang. Wait. Ah, palakihin ko na lang para mabasa po ninyo. Ito, palakihin ko lang para matanggal itong ads na ito. Natanggal na ba? Hindi ko makita kasi iisa lang monitor ko. Okay, okay na. Drug killings, 95% lower than in previous administration. Tingnan nyo yung porsyento, oh. 95% lower. Mahal kasi ni PBBM ang mga Pinoy. Para sa kanya hindi solusyon yung patayan eh. Iparehab mo. Yung mga biktima. No, hindi yung mga sangkot sa ano, 'di ba? The Philippine Drug Enforcement Agency said the use of non-violent methods in arresting drug suspects led to a significant drop in deaths. The number of deaths recorded under the Marcos administration war on drugs has decreased by over 95% in contrast to the bloody anti-drug campaign of his predecessor, Rodrigo Duterte. Data from the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, showed that 195 drug suspects were killed in alleged gunfights with anti-narcotics agents from July 1, 2022 to December 31, 2023. The figure is way below the 3,960 suspected drug pushers and users killed during the same period under the administration of Duterte for a decrease of 95.08%. Tingnan niyo yung span, no? Parehong span eh, parehong layo o tagal ng panahon. Sa Duterte administration, ang natudas 3,968, kay PBB 195 lang. Grabe ang ibinaba. Iba talaga ang administrasyon ni PBBM. May puso, mga Pilipino. There were also fewer drug suspects arrested from 119,058 to 75,880 for a drop of 36.26%. The PDEA attributed the decrease in drug deaths to a pivotal shift from a harsh approach at the time of Duterte's drug war. Kasi marahas yung approach ng Duterte administration sa drug war. Ano?
Through the present campaign, where heightened attention on the conduct of intelligence-based anti-narcotics operations is given much emphasis. The PDS said the use of non-violent methods in arresting drug suspects led to a significant drop in deaths, drawing lessons from the past on how destructive the drug war can be if it is carried out by lethal force. The Marcos government opted to adopt a more humane approach to solve, yung mas makataong approach para resolbahin umano ang problema natin sa droga. PDEA records, however, showed that illegal drug seizures under the Marcos administration increased to 31 billion pesos from 19 billion, higher by 6. Oh, ito na. Wait lang ha. Wait lang. Ba't nawala? Palakihin ko na lang. Wait lang. Mga ka-istorya. Yung sinasabi nila na dumami daw po ang droga at mga addicts sa administrasyon ni PBB. Sinungaling, baliktad, yung pinagmamalaki ninyo. Uy, yung mga DDS dyan. Ito o datos, balita ng mainstream media ha. Ah, mas marami pa po kung halaga ang pag-uusapan ang nakumpiska ng administrasyon ni PBBM kaysa sa former administration. Ayan yung datos, oh. Mas mataas daw po ng 61.65%. See? Yan na tayo pa. Kaya huwag kayong basta-basta magpapabula, ha? Sa mga sinungaling, the PDEA said the confiscation of 4,212.68 kilos of shabu was higher by 62.43% compared to the 2,593.48 kilos of shabu seized during Duterte's first 18 months as president. Ha? Ang laki ng pagkakaiba, ang layo po, mas mataas ng 62.43% yung kay PBBM. The clandestine laboratories and drug dens were also dismantled from 210 to 821. O sa mga numero dyan, yung sinasabi ninyo, na dumami ang droga, dumami ang addict. Sinungaling, ito ang mga datos. Binabasa ko sa inyo, mga ka-istorya, kaya kayo huwag kayong basta-basta pabubula ha. Dito po sa mga sinungaling na na mga supporters ng former administration. Ito ang datos eh, yung pinakita ko sa inyo kanina eh. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, doon lang tayo sa tama at sa totoo. Di ba? Huwag tayo doon sa kasinungalingan. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Kasi umpisa na magtagaktak yung pawis ko. Hindi ko naman kayang bumili pa ng aircon. Kasi magbabayad muna ako syempre ng tax. Uunahin ko yung tax. Eh, tiis-tiis ako. Ang problema, summer. April to May. April to May, dalawang buwan, titiisin ko yung ganito. Eh, pagtyagaan ninyo ako, mga ka-istorya, maliban na kung may malaking puso dyan at mabuting kaluuban na mag-sponsor ng pang-aircon, pero mabigat-bigat kasi yun. Ano ho, mga ka-istorya, na sana, eh, kung wala, edi pagtiisan natin. Mga May siguro ako makapagpakabit. Kasi unahin ko yung mga priorities ko ba kasi makapagpakabit ako ng aircon. Pakishare po at pakilike, ha. Hindi ko po iisa-isahin kayo, ha. Kasi talagang ang init na. Pasensya na po. Shoutout po dyan sa mga nasa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, sa Thailand, Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Macau, China, sa Russia, sa Japan, sa South Korea, sa Australia, sa New Zealand, dito po sa may bandang Hawaii at sa Guam at sa Alaska. At syempre sa mga sulid ka-istorya po natin dito sa Pilipinas. Salamat po sa inyong panunod. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo maiisa-isa. Ano po? Hanggang dito na lang, mga ka-istorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Mabuhay po ang mga sulid ka-istorya natin sa buong mundo na buong tiyaga na naghihintay lagi, nakaabang, nanunood sa mga vlogs ng inyong lingkod. Salamat po mga ka-istorya.